Alright, so yan guys, magandang hapon sa inyo mga guys. Ayan, tayo ay pupunta sa isa nating kaibigan, susunduin natin dahil pupunta sila dito sa aming bahay. So sunduin natin siya mga guys, si Kuya Jason mga guys. Ayan, recording tayo gamit ang ating Honor 90 5G. So maganda na ngayon yung ano natin, yung phone holder. Ano na to? Plastic, hindi na metal. Para sigurado. Ayan, naka multi-video ulit tayo mga guys. Alright. So dito natin malalaman ang low light ng ating Honor. Honor 90. Doon tayo ng balita. Na pala sa Pilipinas. Na walang kaukulang permit. Kailangan nilang mag-quarantine ng 3 linggo, lalo 28 sa kanila, ang mas mataas. Sana hindi naman siya malala, no? Sana kaya ng ano yan, ng immune system. Tukoy mo na po ang trace na ang mga nakasalamuhan ng 33 anyos na lalaking na kumpirmang may M-Pox. Sa Quezon City, 41 close contacts niya ang minomonitor ng City Hall. Kahit kasi hindi siya taga Quezon City, nagpunta naman siya sa 2 establishmento sa lungsod matapos magkalagnat nitong August 8. August 11 na nagpunta ang pasyente sa isang spa sa Rodriguez Avenue para umano magpamasahe. August 15 naman na nagpatingin siya sa isang dermatology clinic sa lungsod. Sa assessment ng doktor, nakitaan din ang pasyente ng skin lesions sa mukha, braso, likod at iba pang bahagi ng kanyang katawan. Noong linggo, binabas na positive ang specimen at positive siya for M-Pox. 10 sa close contacts na natukoy ng Bureau of Quick Response Team ng City Hall ay tauhan ng spa. 27 naman sa mga ito ay iba pang kliyente ng spa, habang 4 na iba pa ang posibleng nakasalamuha rin niya. 28 sa mga close contacts ang maituturing na type 1 o mas may mataas na chance ang mahawa. Naka-quarantine na sila hanggang September 1. So, ma'am, critical doon yung type 1 na close contact. Ito yung nag-handle din sa pasyente and also yung mga clients na na-expose dun sa case natin. Wala sa kanila pa at this time na may exhibiting symptoms. Bukod sa skin lesions at lagnat, sintomas din ang pananakit ng ulo, katawan at pamamaga ng kulani. Nag-isolate siya sa sarili niyang kwarto na kung meron din pa sa mag-isolate. Kailangan niyang hindi makisalimuha ang gumamit ng mga dapat gumamit ng mga naroon na pangunit kasi pwede itong matransmit mo yung kanyang linen, etc. Yung mga towels, etc. Hindi yung dapat pinapagamit. No? Based din sa history ng pasyente, ay high risk yung pasyente kasi marami siyang multiple sexual partner. No? So yung isa. So ang kasi kailangan ko ng intimate close contact, prolonged intimate close contact para ka mahawa. Ipinasara na ang spa pinuntahan ng pasyente dahil expired ang mayor's permit at wala rin sanitary permit, environmental clearance at fire inspection certificate. Ibig sabihin, illegal. Medyo traffic ngayon mga guys. Traffic ngayon. Monitor ang kondisyon ng mga close contacts ng pasyente. Mahalaga raw pa-detect kung may mga magkakaroon ng sintomas para ma-isolate at maiwasan ang pagkalat ng M-Pox. Inutusan na rin ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno na mag-monitoring sa mga lugar at mga taong vulnerable sa sakit, kabilang ang mga immunocompromised. YouTube Premium o YouTube Bidoni Adelet, Buwan, Uso Manhasri, Kulikan.
Department sa Pagamon sa MPAX. Para sa GMA Integrated News, Gwyneth Reyes, nakatutok 24 oras. Mahaharap sa asunto ang isang rider na nagpaulan ng suntok at sipa sa nalita sa kanyang traffic enforcer sa Alabang Muntinlupa. Ang nahulikan na pananakit, tinutukan ni Nico Wahe, exclusive. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan ng lalaking ito sa Alabang Muntinlupa tanghali kahapon. Sa isa pang video, makikita ang traffic enforcer pala ang sinusuntok. Ilang sakit pa, dalawang beses na nipa ang lalaki. Sa lakas nito, napatras ang traffic enforcer na si Joel Fernandez. Kwento niya, nagmamando siya ng trapiko bago mangyari ang pananakit. May tumatawid na ng mga bata sa gitna na ng mga kabataan. Dito ko pa yung parating na motor. Tinasan ko po siya ng kamay para mapain ko, malalayan yung patawid. Ang ginawa po na, tuloy-tuloy lang po. Hindi ito huminto kahit sinigawan na para makuha ang atensyon. Pero naharang ng iba pang traffic enforcer. Sinabi ko naman sa kanya ang kanyang violation. May tumatawid at dinidisregard niya ako. Nagalit po siya. Hindi raw ako pwede pakiusapan. Astos daw ako. Nung inabot ko sa kanya, pinamadali niya yung maibalik yung lisensya niya at saka yung inis yung sabiso ng ticket. Pagkabigay ng lisensya at ticket, sinaktan lang enforcer ng rider. Tabahan ako sa alin sa kaya, no? Suntok ko ito. Sunod-sunod ko din, hindi ko na kaya mailagan. Kaya hindi pa rin po siya na kontento na bigyan po po siya ng sipa, round pick, kung may tumama sa dibdib ko. At ito nga, ininta ko yung likod sa lakas ng impact na sa lag ko. Ito, naiyanig pa rin. Ngayon, nakaresponde naman po ang ating mga kapulisan dito sa substation 3 ng Alabang at na-arresto po ito sa suspect. Traffic mga guys. Mayor ng Muntinlupa sa kulungan, nagsisisi ng rider. Mamadali umano siya pauwi ng Quezon City. Sa amin po naman yung pagkakamali ko. Yun po dala lang po ng problema. Kaya po madali po ngayon sa ulo. Law enforcer yan, yan ay personal authority pagdating sa kalsada. Dapat sumusunod. Ito obey. Yung ganun na lang yung pagkisikala. Hindi yung authority. Bagamat humingi ng pamanhin sa enforcer, sinampahan pa rin ang reklamong direct assault sa rider. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe. Ito, 24 oras. Ipinangukha na ng isang senador ang paglipat sa ibang ahensya nang inihinging pondo ng Office of the Vice President para sa pamamahagi ng libro ng bise. Pati na rin ang mga programa ng OVP na pareho sa ginagawa na ng ibang ahensya ng gobyerno. Kahapon yan sa milyong-milyong piso. Nakatutok si Mao Gonzalez. Natanggap na ni Senador Risa Hontiveros ang librong Isang Kaibigan na isinulat ni Vice President Sara Duterte at gagastusan ng gobyerno ng 10 milyong piso para ipamahagi sa mga bagay sa dente, mga guys. Colorful yung illustrations. Tapos, mamaya kasahin ko over body. Ipinadala ito ng bise gaya ng pangakong kahapon matapos niyang hindi itatalya ang kwento ng isinulat ng libro sa pagsabing pinupolitika ang budget hearing. Madam Chair, the explanation is in the title, Isang Kaibigan. It's about friendship. O kung sana ganun yung naging sagot sa simula pa, diba? Napakasimple. Simpleng tanong, dapat simpleng sagot. November 20, simpleng tanong, simpleng sagot. Sara ang librong ito na kanyang iniakda. Government funds and taxpayers' money para ipamahagi. Textbook ba yan?
issue ba ng DepEd? Ako, kung pag-usapan natin yung textbook problem ng DepEd ng nakaraang dalawang taon, ang daming problema ng bakit. Hindi siya barya. At 10 million na galing sa business ng mga pera pa rin nakalap ng gobyerno na dapat tanongin. Kaya imbis na gamitin sa pamumudmud ng libro, ipalilipat ni Ontiveros ang pondo sa ibang programa. Gayun din ang iba pang pondo ng Office of the Vice President na nilaan ito sa mga programang pareho lang sa ginagawa ng ibang ahensya tulad ng medical o burial assistance. Lalagyan na lang ng komisyon na pwede mag-request sa kanila ng pondo ang OVP. Pambobotohan pa ito ng Senado sa takdang panahon. Paghingi umano niya ng tulong para mangampanya sa Davao City noong 2016. Sa pamagitan ng DMA Secretary na may kapangyarihan magkansela ng pasaporte kung may isang matapasihan. Pag nakansela yung pasaporte o ano na po siya ng karapatan ng magyati kung saan man, i-hold na po siya ng bansa kung saan man po siya nandoon. Pag nakaganon na po, magkitrigger na po yun ng tinatawag nating blue notice at saka red notice ng Interpol, and that will allow the law enforcement agencies ng lugar na yon to arrest them and take them to transfer them to the Philippines. Pero hindi ba bilisan? There are many legal avenues available to the Philippine government. Habang pinagugulo ang proseso yan, patuloy namang iniimbisigahan kung sino mga tumulong kay Guo sa kanyang pagpusli. Tatlo ang tinitingnan posibleng exit point, ang Hilagang Luzon, Katimugang Luzon, at Mindanao backdoor. Anong anuman, sumakay man aeroplano o barko na kapagtataka ayon sa PAOK na wala nag-report sa immigration, sa aviation regulation agencies o sa maritime agencies sa pag-alis si Guo. Sabi ng Pangulo, ilalantad daw ang mga nasa likod nito. Isang malawang investigasyon ang raw ang isinasagawa para matukoy ang mga tumulong kay Guo sa kanyang pagmusli at sila'y masususpindi at pananagutin sa batas. Bukas, kaso may kinalaman naman sa money laundering ang nakatakdang isang panampao laban kay Guo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Merina, Nakatutok, 24 Horas. Si
Sinagot ng DSWD ang pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte na pinopolitika umano ang pag-endorso ng opisina niya sa mga humihingi ng ayuda. Ito po yung programa para sa mga humihingi ng pampagamot, pampalipin at iba pang tulong. Nakatutok si Tina Panglibanheros. Special mention kahapon ni Vice President Sara Duterte ang AIIGS o Assistance to Individuals in Crisis Situations ng DSWD. Ito inang magbigay siya ng halimbawa ng mga pondong na pupolitika umano nang humarap sa pagdinig ng budget ng OVP sa Senado kahapon. Kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Kaya sabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalia, makikipag-ugnayan sila sa OVP para maimbestigahan ang issue. Right now, ang gagawin namin is to get in touch with her office to get the full details para ma-investigahan namin kung talagang meron kung may... Kio J. Ortiz, EPR, HQ, TG, Y3. Loka! On the way na po kuya, on the way na. Oh, nandito na po ako sa malapit na. Traffic lang, kuya. Sige, kuya. Para tingin na po, siguro mga 10 minutes. Sige, kuya, sige lang. Okay. Wait naman. 9 billion pesos nila sa susunod na taon. Iniulat ng DSWD na sa 4Ps program, nabayaran na nila ng 5 billion pesos ang mga benepisaryong maling natanggal sa listahan. At hinahanap daw nila ang 150,000 pang nasa listahan noon, pero biglang nabura. Iniulat din ang DSWD na mula noong nakaraang taon, 5,000 pamilya at individual na naninirahan sa lansangan ang natulungan na nila sa pamamagitan ng offline pag-abot. Mahigit 2,500 sa kanila ang naiuwi na sa kanilang mga probinsya ng may economic grant na reintegrate o naibalik na sa lipunan at nadala na sa DSWD care facilities kasama sa isang dating COCO hub. Dahil na yung mga kwarto na siya, dahil maayos na siya, the executive secretary gave us the rights to use 2/4 of it. We've retrofitted it into a temporary interim shelter for our families in street situation. Nang tanungin naman tungkol sa iniulat ng National Economic Development Authority o NEDA na hindi makukonsiderang food poor ang gumagasto sa pagkain ng 64 pesos kada araw o 21 pesos kada kainan, sagot ni Gatchalian. The DSWD and our social workers agree that 21 pesos is clearly not enough. That's for the record. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Kung hindi libre, unang mga bakuna contra African swine fever ang inaasahan ng mga magbababoy. Pero tila mas mahal sa labangit nilang presyo ang tinatayang alaga ng Department of Agriculture. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kahit po Batangas ang nasa state of calamity, idinihin ng mga magbababoy roon na hindi lahat ng mga baboy mula sa probinsya ay may sakit. Isolated cases po siya, most of the barangays, predominantly of the barangays, clear po at malinis po ang baboy. Sinisimula na ang planong controlled vaccination contra ASF. 10,000 doses ang ibibigay ng Department of Agriculture. Hiling na mga magbababoy na abot kaya sana ang mga bakuna. Ang existing vaccine right now na ginagamit namin, lahat ng vaccine is nagre-range po siya from 20 pesos to as high as 100 pesos. So yun yung range na ang afford ng mga ano, mga end users. Kung mayroon man yung bakuna at effective man yung bakuna, hindi dapat ibigay talaga sa backyard yan ng libre. Pero sa taya ng Agriculture Department, 400 hanggang 500 pesos per dose ang vaccine. Sa kabila nito, hindi raw nakikita ng DA na makakaapekto ito sa presyo ng karding baboy. Napakaliit naman ang portion ng
400 to 500 pesos. That's only 5%, more or less, ng production. Habang wala pang bakuna, mahigpit ang border control upang hindi umabot sa ibang lugar ang baboy mula sa mga lugar na may ASF. Sa Quezon City, hinihikayat naman ang mga hininal ang backyard racer na magsuko ng alagang baboy. May ordinansa kasi kontra backyard hog racing sa lungsod, pero hindi na sila pagmumutay ng 2,000 hanggang 5,000 pesos gaya na nakasaad sa ordinansa. Ang gagawin po ng lungsod, ay bibilhin po ng lungsod ito at a reasonable rate. Ayon sa lokal na pamahalaan, sakali magpositibo sa ASF ang mga baboy, agad daw ikokondema mga ito. Pero kung wala namang sakit, ibibenta daw ang mga karni ng baboy sa mga kadiwa centers. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatuto, 24 oras. Inalala ngayong araw ang ika-41 anibersaryo ng pagkamatay ni dating Senador Ninoy Aquino. Sa Ninoy Aquino International Airport, nag-alay ng bulaklak sa marker ni Ninoy ang bantayog ng mga Bayani Foundation. Sa tarpak ng Balibaran, binaril si Ninoy habang nasa eroplano sa araw na ito noong 1983. May mga nag-alay rin ng bulaklak sa kanyang estatwa sa Heroes Park sa San Fernando, Pampanga. Habang sa kanyang bayan sa Concepcion, Tarlac, nag-iwan ng hamon ang kanyang apong si Kiko Aquino D. Sa mga nagdadala raw ng galit at nagsasabing mahirap mahalin ang Pilipinas, tuklasin ang pag-ibig sa kapwa Pilipino. Ito raw marahil ang gusto ng kanyang lolo. Sa misa naman sa himlayan ni Ninoy sa Parañaque, na dinaluhan ng mga kaanak, kaibigan at taga-suporta, tinanong ang pamangkin ni Ninoy kaugnay ng pagkurong ng ang oras, guys, ay 6:11. Dikit sa weekend. Ang temperature ngayon ay 48 degrees Celsius. Naintindihan ko naman yun. In fact, marami sa mga kaibigan ko, excited nga silang mag-long weekend. No? Pero bilang isang family member, mas maganda talaga na i-commemorate yung araw ni Ninoy Aquino dun mismo sa araw na pinatay siya. No? That's my personal position. Sa kanilang mga probinsya at lungsod, sunod-sunod pa rin ang mga pagkilala sa mga Pinoy Olympian, kabilang si bronze medalist Nesty Petesio na may sariling motorcade sa Davao City. Nakatutok si Rafi Tima. Mainit na sinalubong ng mga Davaoeno ang boxer at Paris Olympics bronze medalist na si Nesty Petesio. Nagkaroon ng motorcade bago siya dumiretso sa Davao City Hall. Pinaplano na rin ng kapo ni Nesty ang pagtatayo ng Boxing Academy sa Davao del Sur. Gabi kayo makabless na nandun ka rin ng suporta sa Davao City na aga po ito. Dari nagsugod dyan na nakaila ko, nailan ko sa national team. Kalalaki pa to akong kalaban that time sa araw ng Davao. Wala akong daw na nibalik ko dali sa Davao magbitbit ang ikaduwang medalya sa Olympics. Sobrang saya po namin buong pamilya ni Nesty po kasi matagal, almost 8 months yata namin siya nakasama tapos ngayon pa lang siya nakabalik tapos ng kanyang laban sa Olympics po. Umaasa si Nesty na may mabubuong bagong grupong mamamahala sa international boxing para mapasama pa rin sa Los Angeles Olympics sa 2028. For sure, gusto ko pa maglaro sa LA so andun pa yung fire, hindi pa namamatay. Nag-courtesy call naman sa Cagayan de Oro City Hall ang Olympian boxer na si Carlo Paalam. Bigumang magkamedalya lalo't may injury. Nangako siyang mananatiling fit para makalaban muli sa boxing ring. Siguro ang mas ko ang improve sa kuha endurance. Isa dyan na sa kuha endurance. Saka power, kailangan natin yung power. Power endurance. Power. Isa po na kong improve pero bumisita naman ang female Olympics gymnast na si Naalia Finnegan at Emma Malabuyo sa House of Representatives kanina. Kabilang sila sa mga di nakadalo sa reception noong nakaraang linggo. Binigyan sila ng kopya ng House Resolution kung saan kinilala ang mga atleta na lumahok sa Paris Olympics. Ang isa pang gymnast na si Levi Ruy Vivar, entro to Manila pa lang pero ibinahagi niya ang kanyang excitement sa social media. Nakatakda silang magkita ni Pangulong Bongbong Marcos na kanya rin pinasalamatan para sa itinuro niyang dream come true. Nag-courtesy call naman sa Senado kahapon ang golfer na si Dante Alquina at binigyan siya ng Certificate of Recognition. Welcome rin siya sa Makati City ni Mayor Abby Binay na nagpahayag ng appreciation sa Olympic feat ni Arlina dahil nagbigay ito ng inspirasyon sa mga bagong Pinoy golfer. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatuto, 24 Horas. Nakikipag-ugnayan na ang FBI sa International Criminal Police Organization o Interpol para mapunto ng kinaroroonan ni dismissed Mayor Alice Goh.
sabi naman ng Solicitor General, pwede lang mapabalik sa bansa sigong kung may kakaharapin itong kasong kriminal na sa ngayon ay hindi pa naisasampa sa Justice Department. Nakatutok si Sara Ginaldo. Ngayong iba't ibang opisina ng gobyerno na ang nagsabing may impormasyon silang nasa labas na ng bansa. Si dismissed Bamban Mayor Alice Cuo, ano na nga ba ang susunod na hakbang ng gobyerno? Dahil wala pang kaso si Cuo sa korte, kalkulado ang hakbang ng gobyerno. Sabi ng DFA, matagal na nilang tinututukan ang kwento ni Cuo. Nakipag-ugnayan na raw sila mula nang kumpirmahin ng NBI na ang Alice Cuo na naging mayor ng Bamban, Tarlac. At ang Chinese national na si Guo Waping ay iisang tao. Guo Waping? Guo Waping. Ang importante ko dito ay at the part of the DFA, we assure the public that ever since Guo Waping. Masigasin na po ang aming koordinasyon. Nakikipagtulungan po ang Peso Senado, sa Kongreso, sa ibang ahensya ng gobyerno para po matutukan na po ang issue na ito. Pwede raw kasi kanselahin ang pasaporte ni Cuo ni DFA Secretary Enrique Manalo sa ilalim ng Philippine Passport Law basta may ebidensyang peke ang identity sa passport. Once na na-receive natin itong mga dokumentos na ito stating na eto, Guwaping! Siya ay isang dayuan, then we will cancel the passport. Otherwise, ang requirement ito would be a court order. Sa ngayon, ang criminal complaint na qualified human trafficking laban kay Cuo hindi pa na isasampa sa korte ng DOJ. Ang Office of the Solicitor General o OSG nagsampa ng petisyon sa korte para makansela ang birth certificate ni Cuo bilang Pilipino. Nagsampa rin ang OSG ng co-warranto petition para naman mapaalis si Cuo bilang mayor ng Bamban. Nasa preliminary investigation pa ang COMELEC sa material misrepresentation complaint laban kay Cuo. Bukod dito, naglabas na ng desisyon ng ombudsman na alisin si Cuo bilang mayor. Pina-freeze na rin ang Court of Appeals ang kanyang bank accounts at assets. Wala ko kasing warrant or arrest order anything from the court pending anything para sa sabi ni Solicitor General Menardo Guevara, ang extradition o pagpapabalik sa bansa ng isang tao ay pwede lang gawin para parapin ito sa kasong kriminal. Sa ngayon, ang nakaambang kasong kriminal laban kay Cuo ay human trafficking na iniimbestigahan ng DOJ at material misrepresentation na iniimbestigahan ng COMELEC. Kung totoong nasa Indonesia pa ito, merong extradition treaty ang Pilipinas sa Indonesia, sabi ng DFA. Ang NBI nakipag-ugnayan na raw sa Interpol para ilagay sa Blue Notice list si Cuo na makakatulong sa pagkalap na impormasyon sa pagkakakilanlan, lokasyon o aktibidad kaugnay sa criminal investigation. Yung Red Notice po ay pagka may criminal case pending. Yung Blue Notice, watch out lang yan. Ganun lang po yun. Siyempre, merong ganong request. Nakikipag-usap kami, nakikipag-coordinate kami. Wala pang sagot sa amin. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility yung low pressure area na binabantayan kahapon, pero may isang panibagong sama na panahon na napataan ang pag-asa. Nasa layong 2,030 kilometers east-northeast yan ng Eastern Visayas. Sabi na pag-asa, mababa ang chance ang tumpukin ito ang ating FAR at wala rin efekto dahil malayo sa bansa. Tuluyan namang humina ang southwest monsoon o habagat, kaya naka-monsoon break po tayo ngayon. Pero may nagbabalik ang easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasifiko. Ito rin ang dahilan kung bakit matindi ang alinsangan sa ilang bahagi ng bansa. Yung mga pagkulan naman, lalo bandang tanghali at hapon, dulot ng localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, wala pang
Andito na, kuya. Sige, kuya. Bababa na ako, man. Gold sa Olympics. Kabilang po yan sa mga ikinuwento ni Carlos Yulo na may pinaplano ng talunin para maipasa ang naabot sa mga batang may hilig din sa sports. Ang ikalawang bahagi ng kanyang pagsalang sa GMA Integrated News Interviews sa pagtutok ni Pia Arcangel. Kata dadang wali na? Doon ka na, Jubin. Ah, hindi sasama si Jujubin? Ito na ba tayo yung gamot? Anong gamot? Sa gantong level. Nakakuha sa lang? Siyempre nakakuha pa. Anong gamot? May isa, yung mga gamot na binala ng mama ni Michael. May isa, may ano kasi? Nagtatrangkaso. At dito siya nakita ni Gymnastics Association of the Philippines President, si Michael. Ah, si Michael. When I met him, of course he just wanted to learn how to tumble. But when I see him, I could see the passion in his eyes. And he wants to make, he doesn't even give him a quote. Because his voice is really, you know, not, so I asked him to join the Patak Pinoy. But he's 12 years and under, and he has no coach, and he won medals. Dahil nakitaan ang likas na talento at galing si Carlos, binigyan siya ni Carlo ng coach para lalo pang mahasa ang kanyang mga atleti. Tagal ko lang hinihinaanan na. Ngayon naman nagkaroon. Alas 10 hanggang alas 3. Na? Napatapat. Carlos, I said, but I have to go back to Tokyo. I said, is it okay if I send Carlos with you? He said, of course. Taong 2016 ang lumipad pa Japan para doon mag-training si Carlos. Two times a day po yan. Pero nung high school po ako, syempre may school din po. School po, tapos diretso practice. And pauli po yun. And nung college naman po, medyo maluwag na din naman ako. So umagat hapon po yung practice. Ilang oras ang practice mo after school? Hours natin mga guys ay 6:25. 6:25 na, ayan o. Tapos yung buwan mag-school. Pa rin yung kuha ng ano natin. Cellphone. So we did, and he said, yes, he approved it. Balak ngayon ni Carlos na bumalik sa kanyang dating eskwelahan sa Tokyo bago matapos ang taon para personal na makapagpasalamat sa mga taong tumulong sa kanya. Sige, oh. At bilang pasasalamat din, nais ni Carlos na buksan ang daan para sa mga bata na mahilig sa sports. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga gymnastics skill. Hindi, hindi papunta sa Japan. Ah, hindi din pupunta? Share yung knowledge. Wala nang sunduan mo kasi. Natutunan ko po sa naging journey ko. And syempre, to have fun din po sa yung mga bata. And mismo ako, na ma-enjoy ko yung pag-share po ng naging journey ko po. Para kay Carlos, mahalagang pagtuunan din ang pansin ang mental health at well-being ng mga atleta. Base na rin sa kanyang personal na karanasan. Hindi lang siya basta sa skills po. Hindi physical lang palagi po. Mental, ano po. Minimake sure po talaga na hindi mo nakakaligtaan. Tanungin yung sarili mo. Sa lahat, ang kanyang pananampalataya ang nagdala kay Carlos sa rurok ng tagumpay. Lahat po ng nagawa ko sa Olympics, sa career ko ngayon, dahil po kay Lord yun lahat, natutong magpasalamat and ma-appreciate yung lahat po na meron ako ngayon. Pati ni Carlos ang kahalagahan ng kanyang dalawang Olympic gold medal. Di lamang para sa sarili, kundi para sa buong bansa, lalo-lalo na sa kabataang Pinoy. Sobrang excited and grateful po kami na mag-message ka ako eh. Mismo kami mga atleta. Para makapasok ako. May impact po siguro sa wala akong kabataan. Sobrang grateful po. Nabigyan kami ng opportunity po. Para sa GMA Integrated News, Pia Arcangel, nakatutok, 24 oras. Samantala, nanindigan ang COMELEC na Miro Systems pa rin ang gagamitin sa 2025 midterm elections. Sa kabila ito ng reklamo sa Ombudsman, laban sa chairman ng komisyon na may kaugnayan dito. Nakatutok si Maki Pulido. Miro System pa rin ang gagamitin sa Miro loves US products, but they are not available or expensive in her country. So she's looking for a way to get them delivered to her door. She tried to ship directly from US stores. Sige. They don't ship overseas and local stores charge too much. So she turned to Miro Plus.
Alright mga guys, ayan, antayin muna natin yung kasama natin kasi may dadaan muna pero ako ihing-ihi na. Dapat pala umihi na ako dun, okay. Saan ba matraffic? Traffic man dito. Naka-traffic na ko. Dito na lang. Traffic. Ay, susunday ba na ako yan? Wala na. Ikaw lang. Kuya Angelo. Kasi kaya Angelo pa pala. Hindi ko alam. Kasi ano yun eh. May pasok yun eh. Linaw pa rin, liwanag pa rin, no? Ang liwanag pa rin ang sa, ano, cellphone. Liwanag pa rin. Shoppers like Luna access to thousands of U.S. stores by making shipping from the U.S. fast, reliable, and affordable.
With just a few clicks, Lena signed up and received a U.S. sales tax-free shipping address. Now she shops her favorite U.S. stores and brands like Apple, Nike, and Disney, uses her MyUS address at checkout, and her orders are delivered to MyUS. Finally, Lena saves up to 80% with MyUS low shipping rates and free package consolidation, plus true price upfront pricing. And receives her order in just a few days. Be like Lena and get affordable, reliable shipping on everything you love. USA. MyUS. Unbox the possibilities. The best footage for your videos. Go to Motion Array to get unlimited footage shot by pro filmmakers. Din sa 2025 elections, ayon sa COMELEC, kahit paugat ng reklamo laban sa chairman at pitong ibang opisyal ng komisyon, ang pag-award nila ng 18 billion peso contract sa Miro System sa pamamagitan umano ng minanipulang bidding, isinampa ang reklamo sa ombudsman kahapon. Ang importante ay at least nilagahan na sa proper forum. Hindi po yung ang ginagamit sa social media, television, radio, nauna nang humiling ang kontena sa Korte Suprema ng temporary restraining order para pigilan ang kontrata, pero hindi rin pinagbigyan ayon sa COMELEC. Kaya po naman tutuloy-tuloy sa kasalukuyan at hindi po na naiimbiyan ang timeline. Sa susunod na linggo, ilalabas na ng COMELEC ang guidelines sa paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato. Balak i-post ng COMELEC sa kanilang website ang pangalan at posisyon tatakuan ng lahat tayo sa
in such a way as if Dracula ang China. Hindi totoo. China is the most peace-loving country in the whole world. Ayaw sila magulo, ayaw sila mag-away, but pilitan mo, they'll be forced. But they will never be the first one to strike. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Sabay sa pagsikat ng pulang araw ang pagdating ng pinakamabagsik na kontrabida sa family drama series na ginagampanan ni Dennis Trillo. Matagal na nga daw ang pangarap ng drama king ang Pilipinong Roo. Ano, almost 23. Live mula sa GMA Network Center, 20 taon lang nakatutok. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Naibalik na sa Pilipinas ang kapatid ni Alice Bo na si Sheila Bo at negosyanteng si Cassandra Leong na sinasangkot sa illegal na pogo sa Porang, Pampanga. Naharang sila ng mga otoridad sa Indonesia noong Martes bago ang tangkaumano nilang paglipad pa Singapore. Batay sa surveillance, nakasama sila ng dismissed Pampan mayor nang lumabas ito ng bansa. Mula sa NAIA Terminal 1, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Mel, Bill, Vicky, 448 po ng hapon lumapag dito sa NAIA Terminal 1. Itong si Sheila Goya po yung kapatid ni dismissed Banban Mayor Alice Go. At yung kanyang kasama po ay si Cassandra Leong. Ito naman po yung isa sa incorporator ng Lucky South 99. Yan po yung pogo sa Porang, Pampanga na iniimbestigahan din. Pagdating po sa airport ay agad sila itinurn over ng mga tauhan ng Bureau of Immigration sa National Bureau of Investigation. Ang dalawa po ay sinakay at sila ay dinala sa tanggapan ng Bureau of Immigration sa Maynila. Kagaya po na inyo nakikita ay sila po ay maraming escort ano, at gayon din ay maraming mga opisyal na sumalubong sa kanila. Ayon po kay DOJ ASEC Mico Clavano, wala silang official information sa ngayon, wala sa DOJ kung kanselado na ba o sa DFA kung kanselado na ba ang passport ng mga ito. Ang malinaw po ay meron silang warrant of arrest para sa contempt. Si Sheila Go po ay may warrant of arrest mula sa Senado at si Ong ay may warrant of arrest mula sa Kamara. Pero sabi ni Clavano, minabuti nilang idaan sa tamang proseso ang dalawa kung kaya sa Bureau of Immigration po raw sila dadalhin ngayon. Si Sheila Go raw ay merong immigration violations at si Ong naman po ay maharap sa kaso obstruction of justice, violation nagsama-sama po ang Sergeant at Arms ng House of Representatives, ng Senado, NBI at Bureau of Immigration. Nag-usap-usap po kami and we came to an agreement that it would go through the proper processes. We want to err on the cautious side of things. We all came into an agreement that it would first pass through the law enforcers, which is really the protocol naman din. DI first and then the Cassandra Leong will have to go through inquest proceedings over the weekend due to the several crimes that are going to be charged to her. Ms. Guo will have to be under the custody of immigration dahil yung charge naman sa kanya po ay immigration violations. Dalawa po raw ay sasailalim muna sa proseso ng BI at saka ng NBI at pagkatapos niyan ay ipepresenta sila sa Senado at sa Kamara at i-make sure daw po no, ng DOJ na talagang naroon sila tuwing kailangan sila sa pagdinig. Gayun din ay ang nangyari po raw sa Indonesia ay hindi muna nila maidedetalya sa ngayon dahil meron daw silang mga confidential matters pa na isinasagawa at inaasikaso. So yan muna po ang pinakauling ulat mula dito sa NAIA. Mel, Vicky, Emil? Maraming salamat sa'yo, Sandra Aguinaldo. Noong nakarating po pa umano na monitor ng mga otoridad sa Indonesia, pagdating doon, inaalis ko ang dalawa niyang kapatid kabilang si Sheila Go. Nakumanan pa sila ng mga litrado at video, hindi nang doon kundi sa iba pang bansang pinaanan nila. Mula sa NAIA, nakatutok live si John Consulta. John? Mel,
dahil nga sa close coordination ito mga nakaraaraw ng Bureau of Immigration dito sa Pilipinas at ng kanilang mga counterparts doon naman sa Indonesia ay na-monitor nila ang galaw itong si Banban Mayor Alice Kuo at sa ating pagkakaroon nga ng access na eksklusibo natin nakuha ang detalye ng mga galaw ng mga otoridad na nauwi sa pagkakaaresto ni Cassandra Leong, ito nga isa sa mga incorporator ng Lucky South 99 at si Sheila Guo, ang isa sa mga kapatid ng alkalde. Nalibing na yung lolo mo ko yan. Kapalit naman yung pinsang. Kapalit naman yung pinsang ko. Anong kapalit? Na ano, yung may sakit yun, naging katubig sa baga ay pagkalibing na yun. Kita si Alice Bo na may bit na paint bag kasama isang babae sa airport pangalis ng Malaysia. Ilang taon na? 26, 27. Sigla nga, taban-taba na nun. Nasa, sigla na lang nagkasakit. Sa Singapore, no, kailangan ng gastos pati sa hospital nasa 300,000. Tapos nag-query pa kontak sa surveillance photos dito ng Indonesia. Yung anak ng pinto ng dad. Yung lulo ko at saka yung lulo niya. Sa isang parking lot sa Indonesia noong August 20. Ilang oras lang ito baso silang pinostoria ng Indonesia. At ko lang last week na hingi akin ng konting kahit ng Indonesia. Wala naman maibig. Sa Batam Center noong August 20 kung saan aalis na sana sila papuntang Singapore sa buwang ito. Hindi na na sa tanggapan ng Indonesian Immigration ang dalawa para maproseso. Kita ang Philippine passport ni Sheila at Cassandra para mabilipika ang kanilang pagkatao. Sa mga litrato ito mula kay Senator Rizzo Contiveros, makikita sila Sheila at Cassandra na iniimbestigahan ng mga otoridad. Sa susunod na video, makikita ang kausap na ng mga ahente ng Philippine Immigration, sila Cassandra at Sheila Duo. Ayon sa source, dahil sa close coordination ng Philippine Bureau of Immigration at kanilang counterparts sa Indonesia, noon pang isang linggo, na-monitor pagpasok ng grupo sa Indonesia. Gumulong ang hiling ng PI dahil sa kanilang ipinalabas na mission order. Tinustuduyan raw ang dalawa dahil sa anti-sharing at misrepresentation. Ayon sa source, ay nakuha ang Chinese passport mula kay Sheila Leng. Sa video ito, makikita ang kulong ng Indonesian authorities kasama mga agents ng PI at NBI para tutupan ang paghabol kay Wesley at Alice Guo. Kanina, dinala ng Indonesian Immigration. So ayan guys, nandito na tayo sa bahay. At yan yung test natin sa ating low light. Alright, so thank you sa panonood guys. Mabuhay po kayo, God bless po sa inyong lahat. Peace.